Madaming hayop sa buong mundo ang itinuturing ang ating bansa bilang kanilang tahanan. Kinilala ng Conservation International, isang non-profit environmentalist group na nabuo noong 1987, ang Pilipinas bilang 17th na mega-diverse country sa buong mundo. Ibig sabihin nito, mega-diverse countries are nations that shelter the bulk of Earth's animal and plant life. Ibig sabihin, ito ang mga bansang may iba't ibang biodiversity in terms of genetic, genus, and bionetwork mixtures. Dahil nga sa biological diversity na meron ang ating bansa, madami din ang threatened animal species. Ayon sa Conservation of Nature and Natural Resources o IUCN, mayroong declared na 418 animal species sa Pilipinas na threatened. Ibig sabihin, sila ay vulnerable, endangered, or critically endangered. Mabuhay, Pilipinas! Salamat po at nakarating kayo sa aming channel. Kung first time mo dito, please click subscribe and the notification button for future happenings. Start na po tayo! Ngayon, pag-uusapan natin ang 10 sa mga critically endangered animals sa ating bansa. Una sa ating listahan ay ang Philippine Eagle o ang tinatawag na monkey-eating eagle. Alam naman nating lahat na ang Philippine Eagle ang ating pambansang ibon. Ito ay pinapaniwalaan na one of the largest and most powerful birds on Earth. A full-grown adult can grow to as big as 4 feet at pwede itong tumimbang sa humigit-kumulang 9 kilograms. Pinapaniwalaan na critically endangered ang Philippine Eagle dahil sa deforestation, mining, at pollution. Pangalawa ang Philippine freshwater crocodile o mas kilala bilang Mindoro crocodiles. Ito ay endemic sa Pilipinas. Ang Philippine freshwater crocodile ay mas maliit kumpara sa iba pang mga crocodiles. Ito ay pwedeng lumaki ng 4 feet and a half to 5 feet long at pwedeng bumigat hanggang 15 kilograms. Noong September 2011, sinasabi na 250 na lamang ang natira na Philippine freshwater crocodile sa ating bansa. Pinapaniwalaan na dahil ito sa illegal hunting at dynamite fishing, kaya bumaba ang kanilang bilang. Pangatlo sa ating listahan ay ang Tamaraw. Ito ay kilala din bilang Mindoro dwarf buffalo. Ang Tamaraw is the only known bovine that is indigenous to the Philippines. Bovine ay ang mga family ng animal kabilang ang cattle, ox, at buffaloes. Sa ngayon, ang population ng Tamaraw sa Pilipinas ay nasa 200 na lamang. Sinasabi na ang dahilan nito ay ang illegal hunting, logging, at residential land clearing. Pang-apat sa ating listahan ay ang Walden's hornbill o tinatawag natin dito sa Pilipinas bilang kalaw. Ito rin ay tinatawag na Visayan wrinkled hornbill. Ang kalaw ay endemic na sa Philippine Islands ng Panay at Negros. Ngunit ito pa rin ay pwedeng matagpuan sa regions ng Zamboanga del Norte sa Mindanao. Ang excessive hunting at illegal logging ang dahilan kung bakit pumaba ang populasyon ng kalaw sa ating bansa. Panglima sa ating listahan ay ang Visayan warty peas. Ito ay land mammal na dati ay matatagpuan sa Central Visayas, lalo na sa Cebu. Ngunit ngayon, ito ay matatagpuan na lamang sa dalawang island na Panay at Negros. Ayon sa mga eksperto, naniniwala sila na may mga matatagpuan pang Visayan warty pigs sa Masbate, pero ito ay hindi pa kumpirmado. Sa ngayon, matatagpuan ng Visayan warty pigs sa wild, ngunit limitado na lamang.
pang-anim ay ang Philippine cockatoo. Ito ay tinatawag din na kalangay, katala, or the red-vented cockatoo. Ang Philippine cockatoo ay indigenous sa Pilipinas. Sinasabi na 180 na lamang ang population ng Philippine cockatoo na matatagpuan sa Palawan. Itinala ang Philippine cockatoo bilang critically endangered dahil sila ay binebenta sa mga private collectors at pet enthusiasts. Ang pito sa ating listahan ay ang Negros Bleeding Heart. Ito ay isang uri ng pigeon na endemic na sa island ng Negros at Panay. These birds always come in pairs or in flock. Ibig sabihin, mas madali silang mahuli para ibenta. Ang pagbaba ng populasyon ng Negros Bleeding Heart ay dahil sa ongoing deforestation at excessive hunting para sa kanyang meat at exotic pet black market. Pangwalo sa ating listahan ay ang Philippine Naked Back Foot Bat o tinatawag din na Philippine Bare Back Foot Bat. Ito ay ang mga malalaking paniki na matatagpuan sa kuweba ng Negros Island. Noong 1980s, ginawang sugarcane plantations ang mga gubat kaya bigla na lamang nawala ang mga paniki na ito. Noong 1996, itinala na bilang extinct ang mga hayop na ito, ngunit ibinalik noong 2000 bilang critically endangered dahil nadiskubre nila na meron pang natira. Susunod naman ay ang Philippine Forest Turtles. Ito ay tinatawag din na Palawan Turtles or Leyte Pond Turtles. Ito ay freshwater turtle na native sa Palawan Islands. Bumaba ang populasyon ng Philippine Forest Turtles dahil sa habitat loss at too much catching by collectors. Last sa ating listahan ay ang Dinagat bushy-tailed cloud rat. Ito ay uri ng cloud rat na indigenous sa Dinagat Island dito sa Pilipinas. Isa itong nocturnal animal at herbivores. Ang Dinagat bushy-tailed cloud rats ay muntik nang masali sa extinct animals dahil sa kawalan ng natural habitat dahil sa deforestation, chromite mining, at excessive hunting. Kabilang na din sa dahilan ng kanilang pagiging critically endangered ay ang kanilang cloud rat meat na ginagawang delicacy ng mga lokal. Kung mapapansin ninyo, karamihan sa mga dahilan o lahat ng dahilan ng pagiging critically endangered ng mga hayop ay dahil sa ating mga gawa, katulad na lamang ng deforestation, illegal logging, at pagkokolekta sa mga animals na ito. Ang Pilipinas ay pinagpalang mabigyan ng katakot-takot na iba't ibang uri ng likas na yaman. Hindi pa man napapakinabangan ng hustoy, heto na ang mga signos na mauubusan na tayo ng panahon. Kailangan nating pangatawanan ang tinakdang batas laban sa mga walang pakundangang naninira rito. Ito lamang kasama ang isang magandang educational campaign ang paraan upang maipaglaban ang yamang ito. Mabigat nga ang parusa, subalit mas mabigat dalhin ang isang mundong kinalbonan ng likas na yaman. May kasabihan na hindi natin pagmamay-ari ang kamunduhan. Ito ay pansamantala at ipinahiram at dapat pangalagaan natin para sa kapakanan ng susunod na henerasyon. At dito na nga nagtatapos ang video na ito. Sana ay may natutunan tayo. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!